pag nalaman nito ng mga taxpayers, ay nako, sigurado ako, nakakausapin nila immediately yung kanilang mga accountants, tax consultants, yung mga lawyers nila. So, kayong mga taxpayer ho na meron pong letter of authority, pakinggan nyo muna ho ito bago ho kayo gumawa ng mga gawain na later on na kayo po ay mapapahamak. So, ang topic ho natin is influence BIR auditors. So, wala ho tayong magagawa. Lagi ho nasa ating bakuran ang mga BIR officials. Ang mga revenue district officers, revenue officials, group supervisor, regional director, commissioner ng BIR. Trabaho ho nila na mag-intervene. Na kapag i-intervene lang naman sila, ito, kailangan ho ninyo itong maintindihan. Makapag i-intervene lang po sila kung mayroon po kayong maling ginagawa o sa kanilang perception, meron ho kayong hindi sinusunod na batas. So, sa madaling salita, kung kayo po ay tax compliant, wala ho silang karapatan na makialam, mag-intervene sa inyong buhay o sa inyong negosyo. So, ang tuturo ko sa inyo, lalong-lalo na ho dun sa may mga letter of authority, paano ko, sir, mai-influensyahan ang BIR auditors? Pag sinaliliwanagin ko lang, hindi ho ninyo mai-influensyahan ang BIR auditors sa pamamagitan ng lagay o yung pagbabribe. Hindi ho. Kasi ho, may layering ho yan. First layer, second layer, third layer. Hindi ho magandang practice, unhealthy po sa buhay ng isang tao na makipag under the table kayo sa BIR. So, ito ituturo ko kasi ito ho hindi galing sa akin, galing ho sa BIR commissioner. At tinuturuan ho tayo ni BIR commissioner na ano yung tama at napapanahon pag meron ho kayong letter of authority. So, ito po, influence BIR auditor. So, naglabas po ang BIR commissioner. Makikita ho ninyo dyan sa ating background, revenue audit memorandum order. RAMO po yan. Ayan, RAMO. Okay? 1-2020. So, kung wala ho kayong kopya nyan, i-email nyo lang ho ako. Bibigyan po ho kayo ng kopya. Now, ang liwaliwanag ho ng purpose nung tinatawag nilang Handbook on Audit Procedures and Technique. So, yung ito pong RAMO 1-2020, updated na po. Marami na hong RAMO at ginamit na po yung mga lumang RAMO. Ibig sabihin, pag ginamit yung lumang RAMO, ay ito po ay accepted ng buong bansa. Bakit ito accepted ng buong bansa? Ina-accept po ito ng ating Supreme Court. At alam po natin, pag in-accept yan ng Supreme Court po natin, yan po ay kabilang na sa legal system natin. So, ibig sabihin, ito po ay isang batas. Pag meron po tayong batas, nakikreate po yan ng obligation. Alam naman po ninyo, yung mga nag-aral ng obligations and contracts, yan po ay nagke-create ng alituntunin sa atin pa kung paano natin gagampanan ng tama ang ating mga obligasyon. So, ito ho yung sikreto nito, ituturo ko sa inyo. To equip all revenue officer who conduct field examination with necessary knowledge for the proper examination of tax return. Ganito ho kasi ito binabasa. Ina-explain ng BIR commissioner na wala hong necessary equipment ang lahat ng revenue officer. Hindi ho sila trained. At totoo ho yan. Kasama ho ako sa hindi trained. Isa ho akong certified public accountant. Hindi naman ho tinuro sa eskwelahan at wala hong eskwelahan ng nagtuturo, ayan, wala ho totoo, ng audit procedures and technique.
So yung mga bagong pasang CPA, mga bagong pasang lawyer, nag-apply ho yan sa BIR. No, nag-apply sa BIR yan, wala hong mga alam yan sa audit procedures and technique. At alalahanin ho ninyo, ang audit procedures and technique, hindi lang ho yan pang certified public accountant, hindi rin ho yan para sa mga accountants. Ibig sabihin ng BIR, ang audit procedures and technique ay para sa'yo. Ikaw na nakikinig sa akin ngayon, ikaw yung involved dito, lalo na kung ikaw yung presidente ng kumpanya, treasurero, o corporate secretary, lalo na yung mga accountant. Mahal ko kayo mga accountant, ha? So, wala akong alam. Accountant ninyo, walang alam. Presidente, walang alam. Treasurer, walang alam. Corporate secretary, walang alam. Eh, lalong-lalo na yung mga revenue officers na kapapasok lang sa BIR. So, ito, binibigay ho yung RAMO 1-2020 sa mga revenue officer. Binibigay din ho ito sa mga revenue officer at group supervisor. Lagi! Pag binigyan ho sila ng letter of authority, siyempre, pag binigyan ho ng letter of authority yung revenue officer, ibibigay sa inyo yan. So definitely, kailangan ho ninyong maging equipped sa audit procedures and technique. Kasi ho, kailangan ninyong i-check kung marunong yung revenue officer. Mamaya ho naman natin pag-usap, marunong ba sila sa audit procedures and technique? O, may sagot si commissioner dyan. Ina-explain ko lang ho sa inyo. So ngayon, sabi dito, necessary knowledge daw ho yun eh. Ang alin yung necessary knowledge? Yung audit procedure and technique. Eh kung necessary, sabi, explain nyo nga sa amin kung anong ibig sabihin ng necessary. Simple lang ho yan. Mababasa nyo pa ulit-ulit ko sa tax code, yung necessary and ordinary. So, yung necessary, sinasabi natin, pag nasa pagkain ng tanong, necessary yung tanin at ulam. Necessary yun. Para mabuhay tayo. Tama ba? So, ibig sabihin, helpful yan sa katawan natin. Helpful yan para tayo ay maka-generate ng energy. So, ibig sabihin, yung audit procedures and technique, RAMO 1-2020, nakapag-generate ng energy. So, ibig sabihin, yan po ay asset. Nagkikreate ng energy sa inyo eh. So, nagagamit nyo ba yung asset nyo? Eh, hindi nyo pwedeng gamitin yung asset na wala kayo. O ang kailangan nyo? Eh, kailangan nyo magkaroon ng skills sa audit procedures and technique. Kasi nga asset siya. Binabayaran tayong mga CPAs kasi meron tayong skills. So, kung wala kang skills, eh ano, ibabayad, dapat bakit ang bayaran? Hindi kita babayaran, sir. Wala ka namang benefit na may bibigay sa akin eh. Ganun ho yun. So, ngayon, yung mga revenue officer, wala ho silang skills. Kaya binibigyan sila. Inahan over. Ito yung skill, ha? Gamitin mo. Ayan. Yun yung necessary knowledge. Na kailangan pumasok, hindi lamang sa mga revenue officer, kundi sa iyo, minamahal kong taxpayer. Kaya pag may problema ka, ayan lang ho yung aking mga contact details. Now, so pag ginamit pala ito, ito yung tinatawag na necessary knowledge para magkaroon ng proper examination. Ayan o. So kung hindi ito magagamit, itong necessary knowledge na tinatawag na audit procedures and technique, eh hindi mo magkakaroon ng proper examination. Ano mangyayari? Makaka-receive ka ng malalaking deficiency tax. Yun po yung mangyayari. So, ano ho yung talagang objective nito? Ayan. Ito ho yung objective. Provide, sabi nga ron, ito ang mag-umbise. To provide them with confidence in carrying out the investigation. So, kung natatakot ka sa revenue officer, dapat silang matakot sa iyo ng doble. Kapag alam mo yung audit procedures and technique na kinakausap mo sila sa lingwahe na inutos sa kanila, sa dialect na dapat nilang sundin, sa command na ipinataw sa kanila ng BIR commissioner, matatakot sila sa iyo. Why? Meron kang confidence. Sila, iniisip ni BIR commissioner, base dito sa binabasa natin, iniisip ni BIR commissioner, walang mga confidence itong mga CPAs na nagtatrabaho sa loob ng BIR.
itong mga lawyers na to na nagtatrabaho sa BIR, yun ho yung presumption. Wala silang confidence. So, ang ibig sabihin, isa sa mga behavior na dapat mong virtue, na dapat mong ilagay sa katauhan mo, hindi ka kailangan humiram ng confidence, dapat ikaw yung may confidence. Diba? Yung iba, nang hiram ng confidence sa alak pa, lumakas ang loob, hindi ho ganun. Ang sabi na nga, magbibigay sa iyo ng confidence ang audit procedures and technique. Eh, libre naman ho yan kung wala nga kayong kopya. Bibigyan ko kayo ng kopya. Hiningi lang ho kayo. E-email din nyo ako. So ngayon, kung ito'y nagbibigay ng confidence sa mga revenue officer, magbibigay din ito ng confidence sa inyo. No, yung sinasabi ng BIR Commissioner. Ang liwa-liwanag eh. Tsaka ko na lang ho i-discuss sa part 2 natin, sa susunod nating pag-uusap. Eh ano ba pagkakaibang itong Philippine Financial Reporting Standard at Philippine Accounting Standards? O, galing ho yan sa mga CPA. So, Republic Act 9298 ho yan. Hindi ho yan ang topic natin. Ang pinag-uusapan natin, yung audit procedures and techniques. Nino? Ng BIR itself na kailangang makuha, malagay daw sa utak eh, di ba? Necessary knowledge, saan ba naka-store yung necessary knowledge? Di ba sa utak? Oh. So, kailangan nyo rin is kung nag-i-store ang mga revenue officer ng necessary knowledge sa utak nila, di kailangan din kayong mag-store ng necessary lang knowledge. Hindi lang basta necessary language knowledge, kung hindi yung pinag-aaralan at ginagamit ng BIR para maka-deficiency tax kayo. Yan lang ho yun. No? Ngayon, paano mo masasabi, mga ka-taxpayer, tax specialista, CPA, Melino T. Maestro, paano mo masasabi na wala silang alam? Okay, ito yung sinasabi ni BIR Commissioner na kailangan ho nila nito. Ayan po yun. Pala na ila. Galing ho din ito sa Ramo 1-2020. So, ginawa ho yung audit procedures and technique. Kasi sabing ganun dito, basahin natin ha. Each revenue officer presume to have a working knowledge of the tax code, the latest amendments thereon, and updates of applicable existing rules and regulations, revenue rulings, revenue memorandum orders, and other issuance. Okay, presume. Bakit sir ginamit yung presume? Kasi meron tayong tinatawag na basic general law. Article 3, Civil Code, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Ibig sabihin ni BIR Commissioner, ikaw revenue officer ka. Itong pinag-uusapan natin, itong ating BIR, Bureau of Internal Revenue as an organization, is created by law, ipinanganak ng isang batas. Yun yung Republic Act, na matagal na yung Republic Act ng taxation sa panahon ni Presidente, former President Marcos Sr., 1997 yun. Sa ano naman kay Ramos, President Ramos ay 1997 tax code. So ngayon marami ng klase ng tax code hanggang napunta na sa train law. Ngayon ang pinakabago ay ease of paying taxes. So ngayon sinasabi dito. Okay, sa Ramo 1-2020 again, its RO is presumed. Ibig sabihin hindi guaranteed. Hindi. Ah, iniisip ko lang, ang sabi, ipinagpapalagay, yun yung Tagalog, presume, ipinagpapalagay na mayroong working knowledge. Ang ibig sabihin ng working knowledge, pwedeng gamitin. Ah, gumaga na kumbaga sa sasakyan, tumatakbo ng maayos. Ah, may brake, mayroong aircon, may gulong, tumatakbo ng maayos. Ibig sabihin, wala kang problema. Presumption lang po yun, ma'am, sir. Disputable presumption. Eh, ayon mo sa aking experience for the past 40 years, yung presumption na yan ay hindi ho totoo. Marami ho,
Marami. Wala namang specialization sa taxation hanggang hindi ka na sa taxation. Ibig sabihin, hindi yan tinuturo sa eskwela. Dahil yung nagtuturo, sorry sa mga professor, eh, kailangan hong i-improve yung skills. Kasi ang taxation is just a skill. I-upskill mo yung sarili mo. So ngayon, since it is a presumption, pinipresume din, hindi nang, ito yung masama eh, pinipresume din na meron kang working knowledge sa taxation. Ito ang nakausap ko. Eh, ito, meron kang working knowledge sa taxation. Eh, paano ka magkakaroon ng working knowledge kung hindi mo ina-upskill, ina-update, ina-upgrade yung knowledge mo? So, iniimbitahan kita. Pag-aralan natin yung karapatan mo, kasi karapatan mo na gamitin ang taxation para maproteksyonan ang pamilya mo. Hindi ho masama ang maging mas matalino sa revenue officer na nag-o-audit ho ng libro nyo. Kasi ho, pinoproteksyonan lang ho ninyo yung interest mo. At higit sa lahat, kapag matalino ka, tinutulungan mo ang Republika ng Pilipinas. Okay? Pinoproteksyonan mo ang interest, rights, at privilege o privileges ng Republika o gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Ayan po. Yan ho yung pagtuturuan ko rin ho kayo paano gumawa ng letter sa BIR. Kasi wala naman ho sinasabi rin ho na makipagkwentuhan kayo dyan. Yan ho yung isa sa mga maling itinuturo ng ating pinapractice ng marami pong nasa negosyo ng taxation. Makipag-usap na lang, makipag-negotiate na lang. So, wag ho ninyong gagawin yun. So, ang invitation ko sa inyo, kung gusto po ninyong palawakin o i-upgrade, i-upskill, upgrade, upskill, update, o inali na yun eh. Yung inyong mga karapatan at inyong mga obligasyon para ma-comply mo yun ng tama, tumatanggap na ho tayo ng, meron ho tayong mentorship program at yan na po ay available and gagawin ho nating affordable sa inyo, lalong-lalo na minamahal ko mga hindi ho kayo pumasa sa sir na CPA, wag ho kayong mag-alala. Pwede ho kayong mag-practice ng taxation, maging isang tax specialista na katulad po natin. Ang suggestion ko lang ho is mag-register ho kayo, kumuha kayo ng certification sa BIR as a tax agent. Tapos i-educate nyo yung sarili nyo. Hindi importante yung certification. Kailangan yung education and application of the necessary knowledge. Sinabi ng BIR yan, pinag-usapan natin ngayon. Kasi ho, yung natutunan namin sa eskwelahan, kaming mga CPA, sa totoo lang po, hindi ho nagagamit yan pagdating sa taxation. Didiscuss ho natin yan. So kung meron ho kayong mga companies, malaki ho yung may tutulong ko at may ta-transfer na technology sa inyo at sa inyo pong mga opisyal. So with that, ini-invite ko kayo sa mentorship program po natin. At meron ho tayong susunod na lecture tungkol ho sa paano ba ginagamit to our advantage ang Subpoena Duces Tecum. So with that, marami pong salamat. Peace and happiness be with you for life. See you later.